TLC, The Drama Special, Interactive. Involve ka dito. Mami, ang layo na niyan sa pinag-uusapan natin. Anong malayo? Ang issue, gusto kong makaalis sa bansang ito dahil magulo na rito. At ikaw ang pwede kong maging tulay para makaalis tayo rito. Pag naging mag-asawa kayo ni Raisa, magiging American citizen ka rin. At maipepetisyon mo ako pag American citizen ka na! Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. TLC, The Drama Special Interactive. Interactive. Ang sabi ni Papa Jack, matutong bumigay kapag nasasaktan na. Hindi yung masakit na nga, nakakapit ka pa. Hello! Luzon, Visayas, Mindanao! Umaariba mo po mula po sa Love Radio Manila, ang DJ na Mike K, Christine Dara. At syempre mula naman po sa Yes FM, ang DJ na may tita niya, Chinita po. Na yun. Magbibigay solusyon! Pwede rin konsumisyon! Isang upang drama! Isang upang yamutan! Kapag kaalauna no! Drama na! Ikaw ba, nangalay ka na sa pagsabit sa jeep tapos bumitaw ka na kasi hindi mo na kaya? Ay, parang pag-ibig lang yan eh. Kapag ka nangangalay ka na sa jeep, i-apply mo sa pag-ibig. Bumitaw ka na rin. Eh di saan ka pupulutin noon? Eh di sa kungkungan. Paano pag highway? Eh di sa asfalto. Yan! Sinasabi ko sa iyo eh. At least, meron ka pagpupulutan. At least, hindi ka naman nabaon doon sa may... zero, ano, diba? At least, ano, may impact. Corrected by, nahulog ka man, at least may impact! Hoy, kumakain ka ng chocolate. Dino, excuse si me. Si Tanya po kumakain sa bowl. Excuse me, wala. Tingnan mo nga, sige nga, silipin mo lang ebidensya. Pasalamat ka ba, layo ako sa'yo. Anyway, alam mo ah, sabi nga ni Papa Jack kasi, matuto daw bumigay kung ikaw ay nasasaktan na. Aba? Aba, hindi daw yung masakit na nga, nakakapit pa. Oy. O, diba? Ay, naku, marami pa ang makakarelate na naman ano sa mga oras talaga? Na ito. Dapat ba talagang bumitaw o hindi? Abay. Pick up, ano tayo? Ano? Bato-bato-pick. Bato-bato-pick. Bato-bato-pick! O, talo ka, gunting ke. Batuwa ko eh. So, ibig sabihin, bibitaw na? Oo. Alam mo, no, kung mamata niya, no, ano? Kung ganyan lang talaga siguro kasimple yung buhay pag-ibig. Yung bato-bato-pick lang, madali na mamili. Tsaka ano, tsaka malilimutan. Siguro. Tsaka hindi mo na siya agad mahal after yung magbato-bato-pick. Diba? No, ang saya-saya siguro. Oo, no, correct. Pero hindi po kasi ganun kadali, eh, lalo na kapag usaping puso ang pinag-uusapan. Yan. At kapag eto nga naman talaga pinag-uusapan, ang dami-dami nakaka-relate. Ang dami-dami gustong ma-involve. Ang dami-daming nagpaparinig sa voice message, pero oy! Ayos lang yun. Ay, nakote, eto na nga ha. Speaking of voice message, pakinggan na nga natin yung mga reaction ng ating mga kabisyo. Kasi kanina pa yung nag-aantay eh, kanina correct. Pa alas 12. Oo, abay, nag-practice na nga. Eh, kagabi na, hulaan nga yung quote eh, kaya nakarecord na agad. Actually, sa text line, sa 2600, aba. Meron na talagang, kung ako, kapag ganyan ang ginawa ko, basta, akala mo narinig na yung kwento, wala pa naman. Excited. O kala mo alam na ang ano eh, takbo eh, no? Corrected by. Pero eto nga, Mama Christine, nag-voice message nga. Paano ba daw mag-voice message? Hindi daw nila mag-gets eh. Ano ba yan? No. Ganito lang. Mag-voice message ka gamit ang iyong 3210. Yan. 5110 may antena. O, 8210, ganyan. Yan. Mag-voice message ka po, ilalike mo muna yung ESFM Manila o kaya naman Love Radio Manila. Tapos, i-click mo yung message, lalabas yung messenger mo, yon magre-record ka na doon 30 seconds, i-hold mo lang. Marami pang di nakakaalam eh. Oo, kapag medyo nalalabuan kayo sa instruction namin, magtanong ka sa mas nakakaalam dyan sa nanay sa mo, mas alam pa nga ng nanay mo eh, mahiya ka minsan nga. Ganyan na, totoo yan ah. Kasi masyado kang busy sa Clash of Clans, buti ko yun, alam mo.
Game na. O, diba? Okay, mag-text na lang TLC Space ang iyong komento. Pangalan, location, sensat, 2600. So, pakinggan na nga po natin ang mga voice message. Ito mula kay Jel Arcelia. Jel? Na naka-private ang account. Aba. Hindi ko masilip yung impormasyon. Bakit kaya? Pero yung cover photo niya, happy family. Ah. Sa ati Jel Arcelia, ano kaya masasabi niya? Arcelia, ang masasabi niya kay Papa Jack? Ang pag-ibig, parang sapatos. Pag di na kasha, huwag mong ipilit. Diskarte lang yan. Oh, diver! Parang sapatos. Pag hindi na kasha, huwag mong ipilit. Ipamigay. Sakit naman nun. Grabe, no? Parang ano lang yan eh. Parang story lang yan ng Cinderella. Yung dalawang stepsister, pinipilitan nila yung sarili nila kay Prince Charming. Eh, sumakit yung ingrown. O, diba? Minsan pa, meron pa nga yung modern Cinderella. Ano? Pinutulan ng nanay yung ano, ng yung paa, yung sakong. Kala kong sakong. Oo, kung napanood mo yun, yung umbida si Anna Kendrick. Hindi. Nanonood ng mga foreigner na pelikula. Mahirap lang eh. Bakit? Pwede mo manood sa live streaming, ha? Ayan. Mga download. Oo, oh, diba? Ikaw, mga illegal, ha? O, oh, eto na. Ito na si, pakinggan mo si Love Abel Urdas. O, oh, sige, pakinggan natin. Para sa akin, kung ayaw na talaga sa'yo ng minamahal mo, kailangan mo na talagang bumitaw. At kailangan mo na rin pakawalan. Mas mabuti pang gawin mo, magmahal ka na lang ng iba. Yung kayang mahalin at kayang ipaglaban ka. Diba? Para hayang buhay. Private din eh. Pero meron siyang ano, alam mo kung ilan friends niya? Hulaan mo. Mga ano, mga 549 and a half. 40 friends. Kaya mo yun? Ibig sabihin, mga totoong kaibigan ng mga friendship niya. Ito yung diba? Mapagkakatiwalaan sa oras ng pangangailangan. Ayun no? Hindi yun yung ano, hindi yun yung nakikipagkompetensya ng paramihan ng kaibigan sa Facebook. Hindi paramihan ng like. Yan. O diba? Ito naman, comment dito sa Facebook fanpage po ng Love Radio Manila. Sabi ni Sapphire Canuto Aranador, ang kaniyang cover photo, si Papa Pope Francis. Ang cute. Sabi niya dito, tama, hindi mo kailangan ng ang relasyon. Ay, ulit. Assure. Hindi mo kailangan ng relasyon, ang dulot ay sakit. Minsan, kahit mahal mo ang tao, kailangan mo ding bumitiw alang-alang sa sarili mo. Love yourself. Dear Ate Charo. Oh, sabi naman ni Joy Fernandez Batana in a relationship kay Glenn Custorio Tingson noong May 24, 2014. Legal ba yan? Legal to. Naka ano eh, sa Facebook eh. Sabagay. Sabi ni Joy Fernandez, katangahan lang ho... Excuse me po! Katangahan lang sa mga taong ganyan. Nasasaktan na nga. Pilit pa rin kakapit. Pag ganyan na ang nangyayari sa'yo, bumitaw ka na. Huwag kang pakaladkad sa sakit. Kung gusto mong masaktan ng todong-todo, dun ka kumapit sa truck, pakaladkad ka doon para malaman mo kung gaano kasakit. Isip-isip lang din ho, para pag may time, para hayahay ang buhay, chinelasing kita dyan eh. Sabi sa'yo, galit na galit eh. May galit to. Di ba, parang ano, para sa magpapakaladkad? Sa truck daw. Ganun talaga. Eh, nag-aral pa naman to sa Philamer Christian College pa naman. Tapos ganun pinagsasabi. Hayaan mo na. Hayaan mo na nga. Hindi, di ba? Kasi baka ano to? Alam mo siguro, may mga tao kasi na batukan mo na, yugyugin mo na, hindi talaga hindi. Magising-gising. Oo. Feeling niya, baka yun yung way niya para magising yung tao. Di ba murder yun? Ewan ko sa akin. Sabi naman dito, tama nga naman Ati Tans, Chris. Buhi, e kung dili na nimo, ano? Nimo epelet. Andede, buhi kung dili na nimo para dili ka masakit kay ikaw raman pod ang mag-anto sa tanan kong pabilin kaniya, di ba? Kaya buhi Bisaya, buhi para hayaan buhay. Yun lang po. Maora para hayaan buhay from Family Toyko ng Masbate City, Philippines. Anong yan dialect? Bisaya, pero jijibon kasi. Iba. Bisayan jijibon. Hindi ba kasi kainis? Kainis nag-level up. Oo. Parang naiintindihan ko lang, para hindi ka na masaktan. Kay ikaw ano raman, daw? Parang bumitaw ka na para hindi ka na masaktan. Ikaw rin din naman kasi ang magtitiis sa lahat ng bagay. Kumbaga, iwan mo na siya. Bitawan mo na siya. Parang ganun yung concept ng kanyang text.
Hello sa mga taga-Masbate, Philippines. Po. Salamat po sa pagtutok. Sabi rin sa text line, ang pag-ibig, parang susi yan. Pag hindi kasya, huwag niyong ipilit, di ba, para hayahay. Sabi ni Jane po, pala ng Laguna. Ooh! Ito na mapakinggan natin yung voice message ni Yam Doctolero Bonifacio. Sige. Tama, pag binitawan ka na, huwag ka nang kumapit. Kasi hindi lang naman siya ang tao sa mundo. Siguro kaya nangyari yung ganun, eh may taong nakalaam na para sa'yo. Na talagang mamahalin ka at hindi mo kailangan magpakamarte sa taong hindi ka naman mahal. Yun lang yun eh. Kailangan pa bang i-memorize yan? Oo, si Ate Yam, Doctolero Bonifacio, na taga Baco or Cavite. Ay, you're near. Kapitbahay lang. Oo, siya, sige na nga, ate. Teka lang, may nahabol si Danico Serbo. Oh, eh. Ano sabi ni Danico? Of course not. Of course not. Kasi may mga ganun lalaki, kailangan, pakita mo na matapang ka. Para hayahayang buhay. Oh. Ayun o! Of course not! Ipag of course not si kuya. Eto na nga, Mama Christine, alam mo ba, bibida ngayong umagang ito, si ay, ngayon tanghali pala. Ay, hapon pala. Yung totoo talaga, Mama Tanya. Hapon, hapon. Si Charito, nagaganapan po ni Maria Morena ng Yes FM Manila. Tapos si Jimboy Pori Copanero ng Yes FM Manila. Raisa Rakitera po ng Love Radio Manila. Nomer Chicoloco, Yes FM Manila. Bilang mother, Missy Hista, Yes FM Manila. At father, Christopher, Love Radio Manila. O, siya, simulan na po natin ang dramahan ngayong araw ng Wednesday. Yes. Ang bilis! Ang bilis eh. Gitna agad ng linggo eh. Kakasimula lang Wednesday na. Bakit ganun? Ewan ko. Kasi ibig sabihin nun, magbabayad na ng utang sa Friday. Alam. Oo, pero batiin ko lang muna yung mga taga Rising Star Circulation. Si Madonna Jean Dilan, Daisy, Ma'am Ezra. Maraming salamat. Ito na nga pang kwento ni Charito. Dito po yan sa TLC The Drama Special Interactive Involve. Ganito. Involve. Involve. Oh. Involve. Oh. Yeah. Narinig mo ang sinabi ko, Jimboy? Hindi ka aalis ngayong gabing ito. Mami, ano ba naman kayo? Ginagawa niyo naman akong bata eh. May usapan kami ng girlfriend ko. Kasama namin mga kaibigan niya. May lakad kami. Sa ibang araw na lang kayo lumakad. Pero ang araw na ito, ibalato mo na sa akin. Darating ang anak ng best friend ko, kaya gusto kong narito ka. Pwede naman kaming magkita ng anak na yan eh, ng best friend niyo, ng ibang araw. Bakit ngayon pa na may importanteng lakad kami? Naipangako ko na kay Raisa na makikilala ka niya ngayon. Mami, mas importante ang girlfriend ko kaysa kay Raisa. Hindi ko pa nga nakikita ang babaeng yan eh. Isa pa, nakakaya naman kay Charito. Hihintayin nila ako. Anong mas importante? Si Charito? Bakit? Sino ba ang Charito na yan? Anak yan ni Hernando na dati naming family driver. Yan na naman ang hirap sa inyo, Mami. Nanguuri na naman kayo ng tao. Professional na rin naman si Charito ah. Pero American citizen naman si Raisa. Ayaw mo bang makarating sa Amerika? Kapag nagkamabutihan kayo, pati ako madadala mo sa Amerika. Kaya huwag matigas ang ulo mo. Hindi ka aalis ng... dibdib ko. Mami, bakit po? Alahin mo ako. Upo muna ako sa sofa. Nahihirapan akong huminga. Halika kayo, Mami. Dito po kayo maupo. At sige, hindi na po ako aalis. Charito, huwag ka nang umiyak. At huwag ka rin basta-basta nagagalit kay Jimboy. Baka naman may mabigat na dahilan kaya hindi nakarating ang nobyo mo sa inyong usapan. Kung may mabigat na dahilan, dapat sinabi man lang niya sa text. Kaso wala naman siyang paliwanag eh. Basta ang sabi lang niya sa text na natanggap ko, sorry daw, hindi siya makakarating. Ganun lang. Magkikita naman kayo sa opisina. Eh di, doon mo na lang malalaman kung bakit. Hindi ko siya kikibuan pag nagkita kami sa opisina sa Lunes. Bahala siya sa buhay niya. Yan ang problema sa iyo, anak. Hindi dapat ganyan ang ugali ng babae sa kanyang nobyo. Tandaan mo ha, sa pag-uunawaan at pagpapasensyahan, tumitibay ang relasyon.
Jimboy, mukhang may kapalpakan ka na namang ginawa kay Charito, ano? Nakita ko, ayaw kang kaibuin kaninang nilapitan mo. Tama ka, Nomer. Kanina pa ako nagsusori, hindi talaga mawala ang pagtatampo. Kita mo, nandun siya. Sa iba sumabay ng pagla-lunch. At ni hindi ka man lang tinitingnan. Ano bang kasalanan mo sa kanya? Sama-sama sana kaming nalabas nung Sabado ng gabi. Kasama sana namin yung pinsan niya. Pero hindi ako nakasipot. Bakit hindi mo sinipot? Si Mami kasi pare. Ayaw akong paalisin ang bahay ng gabing yun. Kasi inimbitahan niyang mag-dinner sa bahay ang nagbabakasyong anak ng kanyang best friend. Nagbabakasyon? Galing saan? American citizen. 12 years old pa lang daw nang pumunta sa LA. At ngayon lang uli nakauwi dito sa Pilipinas. Siguro, Tol, gusto ng mami mo na ang babaeng yun na maging asawa mo. Para nga naman maging American citizen ka rin. Sinabi mo pa. Pero kung talagang ayaw mo, wala naman siya magagawa. In the first place nga, pare, hindi kanya mapipigilang umalis ng bahay nung Sabado kung talagang gusto mong umalis. Kaso, mahina ang puso ni mami, pare. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung ako magiging dahilan ng anumang masamang mangyayari sa kanya. Huwag mo rin namang hayaang lumaki ang away ninyo na Charito, pare. May kasalanan ka, kaya suyuin mo. Tiisin mo kahit sinisikmat-sikmat ka. Hindi bale. Mamayang uwian, sasabihan ko siya. Pipilitin kong maihatid. Ano ba, Jimboy? Para kang aso na sunod na sunod sa akin. Kasi nga, ayaw mo naman akong kibuin. Nagsusorry na nga eh. Promise, hindi na maulit. Jim, ang daming beses mo na kasing ginawa sa akin ng ganun. Lagi mo na lang akong sinasaktan. Mangangako ka. Tapos hindi mo naman tutupa rin. Batiin mo lang ako. Promise ko sa'yo, hindi na talaga maulit. Please, sorry na. Sino naman ang hindi magagalit sa ginawa mo? Pati sa mga pinsan ko, napahiya ako. Hindi bali sa anak mong lakad lang nating dalawa yun. Kaso kasama mga pinsan ko. Sige na, bati na tayo. Huwag na magalit. Kung hindi lang talaga kita mahal, matagal na kitang brinik. Pero tiyakin mo lang na hindi na maulit dahil baka hindi na ako makatiis. Mabuti naman at naayos na ang tampuhan niyo ng anak ko, Jimboy. Medyo nagulat ako dahil nakita kong inihatid mo siya. Aminado naman po ako, Mang Nando. Ako ang mali. Kaya hindi po ako tumitigil hanggat hindi ako napapatawad ni Charito. Mabait naman ang anak kong yan. Kaya lang nga, may pagkakataon na nagdaramdam siya sa'yo. At bilang ama ng kasintahan mo, ako'y nakikiusap din sa'yo. Sana naman ay huwag mong saktan ng madalas ang kalooban ng aking anak. Hayaan niyo po. Hindi na po mauulit. Heto! Nag-prepare ako ng juice na ating tatlo. Magpalamig muna tayo pare-pareho. Nag-soft drinks na ako sa tindahan kanina, anak. O, siya nga pala, Jimboy. Sa Sabado ay birthday ko. Huwag kang mawawala. Opo naman, Mang Nando. Darating po ako. Sige. May iwan ko muna kayo dito sa sala sa Jimboy, ha? Doon na muna ako. Ayan, ha? Nangako ka kay Itay. Baka Indianin mo na naman kami. Don't worry. Hindi ko i-Indianin ang birthday na magiging biyanan ko. Oh, hello, Ryza! Mabuti naman napasyal ka uli dito sa amin. Oh, Tita Lily, good evening. Ay naku, mas maganda ka pa sa gabi. Tuloy ka, pasok, maupo ka. Tita, is Jimboy here? Oh, hindi pa siya umuuwi galing sa office. It feels so hot in here, Tita. I wanna go to the beach. Ah, yes! Maraming magagandang beach na pwede mong puntahan na malapit lang dito sa Manila. I know, right, Tita? Pero, you know, I don't know any place dito. Baka pwedeng samahan ako ni Jimboy. Sure, sure! Ako ang bahala. Walang pasok sa opisina si Jim pag Sabado, kaya libreng-libre siyang samahan ka. Promise?
Yes, I promise. At alam ko matutuwa pa si Jimboy pag nalaman niyang gusto mo siyang makasama ngayong darating na weekend. Hindi tatanggi yun. Anong sinabi niyo, Mami? Nakipagkompromiso na naman kayo kay Ryza nang hindi niyo muna ako tinatanong? Naaawa ako sa anak ng kaibigan ko. Naghahanap siya ng mga kasama sa pag out of town. At naisip ko, wala ka namang pasok pag Sabado, kaya sinabi kong pwede ka. Mami, hindi ako pwede ngayong weekend. Birthday ng tatay ng girlfriend ko. Birthday lang naman pala ng Hernandong yun eh. Walang kwentang tao yun. Ayan na naman kayo eh. Nanguuli na naman kayo ng tao. Maraming beses ko nang sinabi sa'yo, wala kang mapapala sa pamilyang yan. At heto na, dumarating na ang oportunidad sa'yo. Nilalapitan ka na ng swerte, kaya huwag mo nang pakawalan. Hindi ako nangangarap maging American citizen, Mami. Huwag kang hangal, Jimeniano! Nagkakaletche-letche na nga dito sa Pilipinas, ayaw mo bang umalis? Hindi mo ba nakikita? Pagulo na ng pagulo sa bansang ito dahil napakarami ng inutil na nakaupo! Namatay ang Fallen 44 dahil hindi sinaklolohan ng mga dapat na sumaklolo! Mami, ang layo na niyan sa pinag-uusapan natin. Anong malayo? Ang issue, gusto kong makaalis sa bansang ito dahil magulo na rito. At ikaw ang pwede kong maging tulay para makaalis tayo. Pag naging mag-asawa kayo ni Ryza, magiging American citizen ka rin. At maipepetisyon mo ko pag American citizen ka na. Hindi ko gusto si Ryza. Na pag-aaralan ng pagmamahal. Basta sundin mo ang dibdib ko. Mami, bakit? Nahihirapan akong huminga. Mami, relax ka lang, relax. Kunin mo ang gamot ko, anak. Kunin mo. Sandali lo. Sandali, Mami. Heto na. Alin mo ba dito? Ako na. Ako na ang bahala. Sasamahan mo ba si Ryza? Sige po, Mami. Sige po, sasamahan ko po siya. Paig na ako. Charito, narinig kong tumunog na yung turbo broiler. Luto na yung nakasalang na manok. Isunod mo na lang yung liempo. Opo, sandali at tatakpan ko lang tong salad na ginawa ko. Hindi bale. Mamaya lang ng konti, narito na ang mga pinsan mo. May makakatulong tayo. Nagpa-reserve ka ba ng beer sa tindahan ni Mang Toti? Opo, itay. Sabi ko nga, dalawang case eh. Lalasingin ko ang nobyo mo. Oh, kayo itay ha. Huwag kayong magpapakalasing. Birthday ko naman eh. Ayun, yung cellphone mo yata yung tumutunog. Titingnan ko ho ah, kung sinong nag-text. Oh, anak, sino ang nag-text? Oh, anak, bakit bigla kang nalungkot? Sino ba yung nag-text? Itay. Si Jimboy ho ang nag-text. Hindi raw po siya makakarating. Nangako siya tapos ganyan na naman. Nakakasawa na. Nakakasawa na. Anak, huwag ka nang umiyak. Kahit hindi makarating ang boyfriend mo, darating naman ang pinsan mo. Sobra na ho ito, itay. Sobra na siya. Hindi ko na ho ito kaya. Makakaya ko ba na ika'y aking lisanin? Makakaya ko ba na ika'y hindi ibigin? Makakaya ko ba ang mabuhay ng oras na to, marami ng bisita sa bahay ni na Charito. Nasira na naman ako sa pangako ko. Instead na naroon ako at nakikisaya sa birthday ni Mang Nando. Ito ako at narito sa Laia, dito sa Batangas. Jimboy! Jimboy! Can you please put sunblock lotion here, oh? Here on my back, please? Wow! Wow naman! Skimpy bikini! Ang ganda talaga ng katawan ng babae ito. Fairness. Hey! What's the matter with you? Bakit ganyan ka makatitig?
Tsaka, ikaw ah, I can see the look in your eyes. Ang ganda mo. Oh, really? You're so funny. Kanina nakabuong pants ako at blouse. I haven't heard that from you. Talaga bang maganda sa paningin ng mga lalaki ang babaeng nakabra at nakabikini lang? Well, sabihin na natin they're more attractive siguro. So, kung ganun, lalo kang magagandahan sa akin mamaya when we sleep. Dahil sanay akong matulog ng walang damit. Sa mga oras na ito, tiyak na nagkakamabutihan na sina Ryza at Jimboy. Sana nga may mamagitan sa kanila. Gusto ko talagang maging manugang si Ryza para madala niya sa Amerika ang anak ko. Ayoko sa charitong yun. Ayokong maging balai ang Hernandong yun. Hindi kami magka-level. Anak, pasado alas 7 na. Hindi ka pa nakabihis. Hindi ka ba papasok sa opisina? Absent na lang ho ako, itay. Mugtong-mugto ho ang mga mata ko. Nakakahiya naman po sa mga ka-opisina ko. May intriga na naman ang mga yun at tiyak na magtatanong sila. Ikaw naman kasi, kay liit-liit na bagay, iniiyakan mo ng iniiyakan. Hindi naman humaliit na bagay yun. Natuloy din naman ang birthday ko kahit hindi dumating ang nobyo mo, hindi ba? Kahit ho hindi nyo aminin sa akin, alam kong medyo sumama rin ho yung loob ninyo dahil hindi siya dumating. Saka hindi nyo ba narinig? Hinahanap siya ng mga kapatid ninyo. Kinakadyawang pa nga nila ako eh. Sabi nila, anong klase daw yung nobyong meron ako? Yung boyfriend ko, parang baliwala sa kanyang birthday ng magiging biyenan. Wala naman sa akin yun. Isa pa, nagbibiro lang ang tiyuhin mo. Pero birong totoo ho yun. Sa bagay nga, nung naliligaw pa ako sa nanay mo, sumalangit na wa ang kanyang kaluluwa. Noon eh, sensitibo ako sa damdamin ng kanyang pamilya. Binibigyan ko ng halaga ang mga okasyon katulad ng kaarawan ng lolo at lola mo. Kaya nga ho, kaya nga masama ang loob ko kay Jimboy. Hindi lang minsan nangyari yung ganito. Gusto mo ba talagang marinig kung ano ang saloobin ko tungkol dyan sa relasyon nyo ng nobyo mo? Tatay ko ho kayo. Siyempre importante sa akin ang opinion ninyo. Ang relasyon ng magnobyo ay parang halaman din. Kailangang alagaan at diligan ng pagbibigayan at pag-uunawaan. Nakita nyo naman kung paano ko siya inuunawa, diba, tay? Yun na nga. Hindi naman pwede na isa lang lagi ang bigay ng bigay at unawa ng unawa. Dapat pareho kayo. Yun ho talaga ang dapat. Ito ang maipapayo ko sa'yo. Matutong bumigay kung ikaw ay nasasaktan na. Hindi yung masakit na nga, nakakapit ka pa. Matapos gawin ang lahat, parang pag-ibig ay di sapat. Anong pa bang kailangan gawin? Ikaw kaya ang siyang para sa Jimboy, mukhang hindi papasok si Charito. Masamang-masama siguro ang loob sa'yo. Yun na nga iniisip ko, Nomer. Pangit naman talaga yung ginawa mo. Biruin mo, birthday ng future father-in-law mo, ininjan mo. At hindi lang yon, isang magandang balikbayan pa ang kasama mong nag-out of town. Hindi ko lang matanggihan si Mami. Kasi basta sumama ang loob nun, sumasakit ang dibdib. Yun ang dilema mo, pare.
kahit ayaw mong gawin, pag sumakit na ang dibdib ng mami mo, wala ka nang magawa. Oo nga eh. Naiisip ko tuloy kung minsan, hindi kayo inaartihan lang ako ni mami. Uy! Parang nabasa mo ang laman ng isip ko ah. Kasi pare, napansin ko, lagi nilang ganun eh. Sumasakit lagi ang dibdib niya pag mayroon kaming pagtatalo tungkol kay Charito. Tol, ayokong manulsol. Pero ito ang masasabi ko. Lihim ka magmatsyag at mag-imbestiga kung totoo bang may sakit nga sa puso ang mami mo. Tita Lily, 2 more weeks pa and I'm going back to the States. My mom just called me last night habang nasa hotel ako. She told me she misses me already. Ay, bakit ang ikli naman ng bakasyon mo? Eh, dumalaw lang din po ako dito sa mga relatives ng daddy ko. Tsaka, heto nga, I just wanna see you again. I know you're my mom's best friend. Kayo ni Jimboy, kamusta na kayo? Ibig ko sabihin, kasi alam kong gusto ka ng anak ko. Tita! Bakit? Nung magkasama ba kayong pumunta sa beach, wala bang namagitan sa inyo? Tita, look. It is but a natural thing, diba? He's a man and I'm a woman. Talagang may mangyayari kasi napagsolo kami. But it doesn't mean na committed na kami sa isa't isa. It just happens to everybody else. You know that already, Tita. Ganun ba? Akala ko pa naman. Nanghihinayang ako. Alam mo bang todo-todo pa naman ang pag-arte ko kay Jimboy para mapilitan siyang samahan ka? Nagkukunwari pa nga akong may sakit sa puso para lang makumbinsi ko siya. Alam ko na ngayon ang lahat, Mami. Matagal niyo na ako niloloko. Matagal niyo na akong napaikot. Jimboy, kanina ka pa ba? Nakalimutan yung isara ang pinto. Kasi excited na excited kayo basta dumating si Ryza. Siguro, niloob na rin ng Diyos na malaman ko ang totoo para matigil na ang pagbablockmail ninyo sa akin. Hey guys, relax. I don't know anything about this. I just want to enjoy my life. That's it. Yung nangyari sa atin, I don't take it seriously. It is, but natural. Goodbye, Tita. Maiwan ko na rin muna kayo. Pupunta ako sa Charito at mag-uusap kami. Hindi nyo na ako mapablockmail! Jimboy! Saan ka pupunta? Bumalik ka rito, Jimboy! Ikaw pala, Jimboy. Magandang gabi po, Mang Nando. Gusto ko po sanang makausap si Charito. Pwede po ba? Halika, tuloy ka. Maupo ka dyan. Tatawagin ko lang si Charito. Pero tatapatin na agad kita. Galit sa'yo ang anak ko. Ewan ko lang kung haharapin ka niya. Di ka na lang sana pumunta rito. Hindi ko na magusto makita yung pagmumukha mo. Hintay ako ng hintay na pumasok ko sa opisina. Yun pala, nag-leave ka ng 2 linggo. Dahil nga ayoko itang makita. Pati mga text sa tawag ko, ayaw mong sagutin. Para ano pa? Gusto ko nang putulin ang lahat ng uri ng komunikasyon ko sa'yo. Pagbalik ko sa opisina, magpapalipat ako sa ibang branch para hindi na tayo magkita. Alam ko, malaki ang kasalanan ko sa'yo. Pero humingi naman ako ng tawag, diba? Magbabago na ako. Hindi na ako mapapasunod ng mami ko dahil bistado ko na siya. Hindi pala totoong may sakit siya sa puso. Nagkukunwari lang pala siya. Hindi pa rin sapat na katwiran yan para paulit-ulit mo akong saktan. At ito lang ang paraan para matigil ang pambabastos mo sa damdamin ko. Makikipaghiwalay ako sa'yo. Huwag naman. Bigyan mo pa ako ng isang chance, please. Minahal kita. Dati mahal kita. Pero tama ang sabi ni Itay, Jimboy. Matutong bumigay kapag nasasaktan na. Hindi yung masakit na nga. Nakakapit pa ako sa iyo. Gusto ko na magpahinga. Kasalanan ko. Kasalanan ko.
pero hindi ako susuko. Gagawin ko ang lahat para muling makuha ang pag-ibig at pagtitiwala mo. Tapos ko Ang sabi ni Papa Jack, matutong bumigay kapag nasasaktan na. Hindi yung masakit na nga, nakakapit ka pa. Ngayon ako'y nalilito, puso ngayon nagturo ka, mahal kita, walang pag-iba. Makakaya ko ba? TLC, The Drama Special, Interactive. Interactive. Ang sabi ni Papa Jack, matutong bumigay kung ikaw ay nasasaktan na, hindi yung masakit na nga, nakakapit ka pa! Kung nag-artista na lang sana ang nanay ni Jimboy, hayahayang buhay. Oo, bagay siya, di ba? Pwede. Ang Oscars, pasado. Oscars. Madami. Oo, kapag kalagit na ng pagtatalo. Galing eh. Kapwa, tanong ho, kapag nga ba ikaw eh bumitaw sa relasyon, mahina ka ba talaga agad? Hindi ho ba pwedeng ganun ka lang talaga kalakas para mag-move on? Hindi ho ba? Kapag tayo po minsan eh bumibitaw sa isang relasyon, hindi ibig sabihin ho nun talaga mahina tayo kaya tayo nag-give up. Dahil minsan po, ha, tandaan, minsan ang kahulugan po ng pagbitaw eh meron ka kasing sapat na lakas para mag-move on at may lakas ka para tingnan yung mas magandang opportunity na nakalaan sa iyo sa pag-ibig. Kaya sana po minsan matularan natin din si Charito, no ho, huwag laging magtiis sa relasyon, lalo kung meron ka naman pagpipilian. Kasi minsan, sarili ho natin mismo ang nagpapahirap pala sa atin, eh pwede naman palang maging hayahay. Kaya naman ang sabi po ni Tanya, tiis wisely para hayahay ang buhay. Thank you. Bago na nga yun, tiis wisely. Oo, dati, ano ba yun sa iyo? Nakalimutan ko. Landi wisely. Hindi, may maganda pa eh. Nakalimutan ko na. Ano ba yan? That was years ago. Years ago! Wow! Anyway, sabi nga na nga ni Charito, o Chari na lang para sa Ziel, wow, na mataan niya. Mayaman. Chari! Nandito na si Mang Boy, Chari. Parang ano, parang tunog tumutulong sa mahihirap. Ganun. Charity. Anyway, sabi nga, joke yun eh! Namatay yung joke. Ayoko tawanan. Sige na nga. Hindi ako makatawa. Go. Magsalita ka na, chinilasin kita. Eh kasi ikaw sumisingit ka eh. Tumpalin kita dyan eh. Sabi nga naman ni Cherry,
na ang relasyon ay parang halaman kapag hindi nga naman inalagaan at diniligan, tiyak yan ay malalanta, mamamatay. Sa kwento po natin ngayon, ang dami ho nating nakitang lesson. Lesson number one, huwag niyo hong pakikialaman ang love life ng anak ninyo. Kung dyan siya masaya sa kanyang karelasyon, hayaan mo siya. Lalo na kung wala ka naman nakikitang mali sa kanyang kinarelasyon. Opo, anak mo yan, pero hindi po ibig sabihin na totally pag-aari mo na siya at pakikialaman mo na ang kada desisyon na meron siya. Ano ba't pinag-aral mo siya, pinag-graduate? Kung pagdating naman sa diskarte at decision making, ikaw rin pala ang masusunod. Lesson number two, huwag mangmata ng iyong kapwa. Tandaan, bilog ho ang mundo. Kung nasa ibabaw ka ngayon at nasa ibaba naman sila, baka magulat ka na lang isang araw, baliktad na kayo. Ang dating namamahiya, ikaw na ang nakakahiya. Lesson number three, kung talagang mahal mo, ipaglaban mo. Sabi nga ni Bebe Cristindera, huwag hayaang karelasyon ay masaktan para hindi mapunta sa wala ang pinagsamahan. Pamatay. Pamatay. Pang ano gangster, pamatay. Eddie, wow. Simbang gabi na. Tara Eddie, na. Eddie wow. O, yung mga flip-toppers, yung mga nagpauso niyan eh. Eddie, wow. Ay, nako. Ikaw, Saito. Mga ganun eh, no? Pambara. Oo. Eh, yun nga, diba? Hindi ako magaling doon, yung sa bigla ang isipan ng ano. Ikaw, Saito. Bobo ko doon. Di naman. Di mo lang napapractice, pero kapag na, pinractice mo thank yan, you, friend, magaling ka dyan. Thank you, friend. What our friends are for, Oliver. Mm. Ay, nako. Ang dami-dami-dami na iirita kay Mother Dear sa kwento natin ngayon. Si Mother na maraming malay. Si Mother na best actress. Si Mother na mabilis mag-isip ng gagawin. Makot lamang ang kanyang anak. Ang sarap tirisin. Ay, nako. Ay, nako. Pakinggan na nga po natin yung mga komento ng ating mga kabisya na nagpapaka-involve ngayong araw ng Miyerkules dito po sa TLC The Drama Special Interactive Involved ka dito. At nag-voice message nga po agad-agad. Agad-agad! Si John Albert Martin na taga Sogod Laul. Sogod, Southern Leyte. Hello, taga Sogod, Southern Leyte. Ayan. Ito na yung voice message niya. Pakinggan nyo ho. Ay, tingnan nyo, maigi. Hello, tama lang din yung ginawa ng babae na hiwalayan siya. Ay, hiwalayan niya yung lalaki. Kasi nakakasakit din yung ginawa niya. Tapos, para naman sa lalaki, gawin mo kung anong tama para makuha mo siya ulit. Yun lang. Ayahay ang traffic sa C5. Nasa musik. Updated po siya ngayon. Ngayon lang yung nag-message. Anong ginagawa ni Kuya sa C5? Ano ka dyan? Ikaw ba yung Paul dyan? Uy, pero mga Tanya, marami, mga estudyante po natin ngayon walang pasok. Pero ang mga tayo, mga katulad natin. Oo, yung mga nagsisikap na, para may pangpaaral tayo sa mga correct, anak. Correct, may pasok. Mm-hmm. At ito nga si Isabel Daza, at 6:45 a.m., 2 hours siyang na-stuck sa traffic kanina. So, ibig sabihin, nasa ano, hustisya? Asan yung ano? Paka-explain po yung walang pasok yung estudyante, pero 2 hours. Oo, diba? Anyway, pakinggan naman natin ng voice message ni April. Anong meron dyan? Parang may tubig. Ay, meron talaga sa air. Sabi ko, baka parang may falls. yung aircon namin, nag-give up na. Bumito na. Hindi niya na kinaya. Ayaw niya nang ipagsiksika yung sarili niya. Akala ko, sabi ko, parang may tumutunog na tubig. Ano, may waterfalls? Yung aircon, sorry, bakit? O, ito na pakinggan natin si April Aloya. Kung ako kay Charito, pipiliin ko rin makapaghiwalay muna sa kanya. Kasi masakit na yung nasasaktan kayong dalawa. Lagi kang umaasa, yung isang nagpapaasa. So, talagang mahirap na. Kailangan natin bigyan ng space mo yung isa. Di naman natin alam kung ano yung mangyayari kinabukasan. Eh, mas mabuting ganito muna. O, diba? Ganito muna. Nasa loob ng drum yan. Oo, nasa loob ng drum. Kasi may water. Yung diba? Blue na drum, yung blue, yung kinat, yung bunganga. Oo, yung tipong yung ilale, medyo maitim-itim na. Yun yun eh.
Ano na? O, sabi naman dito sa... Ikaw, meron ka, Jane. Ano? Voice message gusto mo? Ano? Kahit ano! Say it! Go ahead! Eto, si Darwin. Pakinggan natin. Hindi ko pa talaga pakinggan. Pero sige. Fush! Fush mo yan. Fush mo? Po, tama lang po na ginawa ng babae na makipag-iwalay. Kasi... Kasi sabi nga ni Papa Jack, bumitaw ka na kung kayo na kailangan. Kasi mahirap naman lagi na lang ilalaki yung iniintindi mo. Pero kayo mahirapan. Kaya dahil dyan, ayahay ang buhay. Tama, yung sinabi. Parang robot lang si Kuya. Si Darwin Reyes ay nakatira po sa Orion Bataan. Hello, sumatika. Orion Bataan. Bataan. Sabi naman dito, medyo kakayanin ko tong intindihin. Pero po, para po sa mga nakakaintindi, pakitweet po sa amin ni Mama Tanya Chinita. Yan, sige po. Oo, marami ang kapwa natin dyan. Ha? Again, ini-encourage po namin kayo, magsalita kayo ng sarili yung dialect. Pwede hindi, naman. Oo, baka Mama Christine kasi na ko-conscious na, kasi hindi ako Tagalog mag... Ay, diretso mag-Tagalog eh. Baka magtawanan ako ni Christine hindi, tsaka ni Tanya. Si Tanya lang. Si Tanya lang po. Ang sama mo. Joke lang. Pag kaya lang ako mag-isa. Joke lang. Hindi. Ini-encourage po namin kayo. Okay lang para yan. Para naman yung ato mga inigsuunan din sa correct. Manila, makasabot sad sa imo gisultian. Para di lisad-lisod pag kanang pagsulti sa Tagalog kasi I know, mahirap talaga yan. Oo, okay lang yun. Sabi dito sa text line sa 2600, Miss Kay, gravacious naman si Mami Manang mata. Ay, apo, nagmayat nga itinanag, ihay, pagsanghan falls, tapno, mariing. Si Kuya naman kasi, hindi nagpapaliwanag, ay sus Ginoo. Dapat, agpalawag kamet, agamin manong. Anya, ngal, naladawin. Ngem, husto, aramiden, ti amin tapno maalam ulit ni Charito. Diskarte lang dayta kabisyo. Oh. Ano yan? Ilocano? Parang may wen-wen eh. Met-met ganyan. Tsaka manong. Sayang wala kang pangalang nilagay. Kung taga-asa man, taga-saan ka, kung sino Jay ka. Jay Dabanger. Ano? Jay Dabanger. Yun lang alam ko eh. Ano daw? Ano yung lang alam nun? Ko. Diyan sa kapitbahay. Diyan siya nakatira. In fairness. Di ba? Nag-improve. Sa text line po, matanong ko lang, sabi niya, magkano ho ba ang sweldo ng taong tanga? Minimum ba dahil nagpapakatanga ka? O baka naman double pay kaya tuwang-tuwa ka? Masakit na nga, umulit ka pa. I-break na dapat yan. Hoy, Jimboy, mabuti pa yung nanay mo na lang ang gawin mong girlfriend, sabi ni Annika ng Tondo, Manila. Eh kung yung nanay mo, ang halay naman noon. Ang sakit ang ulo mo palagi. Oo. Kada may discussion kayo, bigla kang sa segway yara na, aray ko puso ko nagagin. Pero alam mo, ang di ko lang maintindihan, no? Aba? Kung talagang mahal din naman talaga ni Jimboy ang kaniyang Charito, eh bakit nakipag one night stand siya doon sa Amerikanang Hilaw, sa drama natin? Nasasabihin ako sa'yo. Ano? Feeling ko nagsisinungaling din yung si ating feeling Amerikana. Ma? Kasi siya lang naman nagsabi eh. Hindi, inamin din naman niya. Namin ba? Sabi niya, hello Tira. Hello Tira. Tira. Tira, nakatira ka na ba? Hello Tira. Eto, pakinggan naman natin yung voice message ni Ego Etzivel Yagub. Tama ba? Sige. Ito namang si Jimboy, parang hindi lalaki. Kung talaga mahal niya si Charito, ang gawin niya, itanan niya na lang yun. Hindi yung para siyang utu-utu sa mami niya. Kailangan pa bang i-memorize yan? Bisya na to! Aray ko! Natuwa ako kay Kuya Ego. Kasi ito naman si Jimboy, parang hindi lalaki. Tol, nakakalalaki ka tol. Ano yung itsura niya ni Kuya? In fairness, pogi. Pogi. Pero may baby na siya. Eh bakit? Handsome father. Okay pogi. Lang yun. Naka-private siya eh, pero yung profile picture kasi niya. Kasi aahasin mo daw eh. Wawa! Judgmental ka, hindi ka naman judge. Hindi! Basya. Ano? Basya. Pag may pogi ka na. Kasya. Basya. Namimilipit yung bumobol yung dila kapag may pogi. Oo. Mas pumipilantik yung mga dapat pumalintik, kaloka. Basta born on April 17, 1977 siya. Teka, magkukumpito. 1977. 35. 38.
Sa Twitter, sabi ni Michelle Medina, at Miss Medina, sabi niya, ang babaw naman ho ng dahilan para maghiwalay. Hindi lang nakapunta sa birthday eh, sabi niya. Eh kasi nga. Hello. Ito nga, hindi hello. Mo. Paano hello mo? Hello. Hello. Arte, sarap chinelasin. Amerikanang hilaw na bakit? Hello. Hindi mo nga alam kung sino yung kasama niya eh. Alam mo ba kung saan siya nagpunta? Ang sinabi niya lang, hindi siya makakapunta. Hindi man lang siya naging honest kung sino ang kasama niya, kung nasaan siyang lugar. Galit ka, ha? Hindi, nag-explain lang naman. Learn. O, diba? Bakit, ang tanong lang kasi, bakit hindi rin siya nag-inform kung nasaan talaga siya? Bakit hindi niya sinasabi yung katotohanan? Kung kailan huli na ang lahat, saka siya mag-explain with dance steps. Hello? Hello? Hello, Jim Boy? May sinasabi dito si Christine Vera. Mag-explain ka lang. Dami mo sinasabi, chinilasin kita. Huwag ka na mag-explain sa akin, Jim. Jim Boy. Cutie, cutie. Yung boy. Wag ka na. Cute. Wag ka na. Wag ka na mag-explain sa akin, Jim Boy. Hiwalay na naman tayo, Jim Boy. Uy, mama, sama na. Hiwalay na naman talaga sila. Oo nga. Diba? Ang cute talaga ni, ano, ni Jim Boy. Ni Jim Boy. Siya. Mr. Jim Boy. Last ko na yun. Ang corny ko. Tungtawa naman ako para tanga. Ay, may nag-ano, may nag, ewan ko anong dialect to. Ito pa. Sabi ni Reden o Red Ehem ng China Bank Corporation Head Office. Sakto ra jud nga iya bulagan ang lucky para makahibalo siya sa iya mali nga nabuhat. Kay gegunitan siya sa iya mama kung iya pasay luon, mautro panakay na aman iya mama nga pakielimira para hayahay ang buhay. Ah, sabi niya. Saan nga ba yun? Sa mga inano yan? Sa text line. Saan niya? Teka. Pag teka, ilan? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 56. Kasi naman eh. Three lang. From the top. Si Redin. Mm-hmm. Sakto rajud nga iya. Ah, tama lang daw yung kanyang ginawa para malaman din ni Jim Boy yung mali niyang ginawa. Kasi nga, parang pinag, ano to, parang gigunitan, hinahawakan siya, parang pinapakilaman siya ng nanay niya. Okay. Diba? Patawarin mo man, pasailuon mo man, patawarin mo man, pero nandiyan pa rin yung mama niya na nangingialam. At baka umulit lang ng paulit-ulit lang. As in, ikot-ikot lang, ikot-ikot. Cute-cute. So, yun yun, diba? So, tama lang yung ginawa. Cute-cute. Kasi nga dyan, boy. Oh, sure. Na-imagine ko yung mukha mo eh. Huwag mo na-imagine yan. Ito talaga cute yung gumanap ngayong araw na ito eh. Si Charito po, Maria Morena ng Yes FM Manila. Gumanap bilang Jim Boy. Rico Panyaro pa ng Yes FM Manila. Natuloy si Pungko sa'yo eh. Si Raisa po, si Raketera po ng Love Radio Manila. Si Numer po, Chico Loco po ng Yes FM Manila. Mother Missy Hista, Yes FM Manila. Si Food Raquels, Chris Chopper po ng Love Radio Manila. Ito po yung mula sa panulat ni Alex Areta. Ang sunod-sunod na si Sir Alex Areta. Ubusin natin ang script niya. Bagong writer po ito ng TLC si Sir script. Alex Areta. Yan. Sound engineer. Jason Sagon. Musical scorer. Danny Frias. Directed by Salvador Royales. Magkarinig muli tayo tomorrow sa panagang kwento ng pag-ibig, pag-abig at pagbangon dito po sa TLC Drama Special Interactive Involved ka dito. Luzon! Visayas! Mindanao! Worldwide! At yun na yun. Ano? Naka-feeling niyo po mula po sa Love Radio Manila ang DJ na may K. Ako po yun, Christine Dara. At syempre ako po mula sa Yes FM Manila ang DJ na may T. Para hayahiya buhay tayo niya, Chinita. Eh, kailangan pa bang i-memorize yan na magbibigay solusyon? Pwede rin consumption. Isang upang dramahan. Isang upang iyakan. Kapag kaalauna na, big drama na. Happy Wednesday. Alam mo kasi. People Power. TLC, The Drama Special. Interactive. Involved ka dito.